Ukraine's president is giving his strongest, starkest warning yet about the state of the war against Russia without military aid from the United States. Putin is so determined to stop President Biden from winning re-election that he's plotting various ways to sabotage him in summer or early fall. That's why we are preparing for a conflict with Russia and the terror groups, if it comes to it, if they attack us. Тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал, конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? Я думаю. Банкаров. Russia, ang hindi inaasahan na mapakinggan ng mundo ang pinaka-specific na banta ni Putin patungkol sa katapusan ng mundo. Putin has made his darkest and most specific threats yet about using nuclear weapons against the West. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Siya nga pala mga kaibigan, kung nais niyong mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Binabanggit sa isang balita ng CNN ang patungkol sa ginawa ni Putin ng pagkakaanunsyo ng pinakamadilim na babala sa buong mundo ngayon na talaga namang maapektuhan pati ang ating bansa. Binanggit kasi ni Putin ang isang pinakamadilim at pinaka-specific na banta tungkol sa paggamit ng nuclear weapons laban sa kanluran. At dapat nilang maunawaan na meron din tayong mga armas at alam nila ito, ikapa niya. Tulad ng sinabi ko, meron din tayong mga armas na kayang tamaan ang mga target sa kanilang teritoryo. Lahat ng ito ay totoong nagbubunsod ng konflik sa paggamit ng nuclear weapons at sa gayon ay pagkawasa ng sibilisasyon, ikapa ni Putin. Binabanggit pa ng article, hindi ito maunawaan ng karamihan. Ngayon sa Outfront, si retired Lieutenant General Ben Hodges, ang dating Commanding General ng United States Army Europe, at tinanong ang general kung gaano kaseryoso ang bagay na ito sa salita na galing kay Putin. Sinabi pa niya, "Siyempre, kailangan mong seryosohin dahil hindi siya nag-aalala kung gaano karaming inosenteng tao ang maaring mamatay. At kung ating titignan si Putin, wala siyang pakialam kung ilan ang mamamatay. Basta maprotektahan niya ang kapangyarihan ng Russia. Wala rin sa bukubularyo ni Putin ang maawa sa mga taong inosente." Ito ang nilalaman ng pagkakabanggit ni Lieutenant General Ben Hodges patungkol sa mga matitinding banta ng pananalita ni President Vladimir Putin. Dahil kung ating mapapansin, ang Russia ay halos matindi ang kanyang pagtitimpi sa paggamit ng nuclear weapon sa kanyang pagkikipagdigma sa kanluran, kabilang na dito ang bansa ng Ukraine. Dahil kahit anong mangyari, manalo man o matalo si Putin, sisiguraduhin niya na siya ang dominanteng nasyon sa buong mundo. At sa paggamit ng nuclear weapon, dito na natin makikita kung sino talaga ang pinakamalakas sa lahat. Si Max Sedon, isang analyst sa Financial Times, nakuha niya ang mga dokumentong intelyensya na nagpapakita ng threshold ng Russia para sa paggamit ng nuclear weapons at mas mababa ito kaysa anuman ang iniisip ng karamihan. Sa katunayan, ang pagsasagawa ng Navy ay naging isang paliwanag kung bakit dapat gamitin ang nuclear weapon sa ilalim ng anumang paraan. Ang pagtigil sa agresyon ang isang definisyon na siyempre maaring itipina kahit paano ng sinumang nais magbigay ng kahulugan. At dahil ang Russia ay halos na sa threshold na, ay gustong-gusto na nitong gamitin
ang pinakamalakas na superweapon ng kanilang bansa. At dahil dito, pati ang mga mamamayan ng Russia ay hindi na halos sumasang-ayon sa mga gusto ng kanilang presidente dahil marami ang mapipinsala kung isusulong ng Russia ang pinakamatindi nitong armas laban sa kanluran. At kung magkakagayoy, pati ang Amerika, kabilang ang buong NATO at allies, ay kapansin-pansin nakakaiba na ang galaw nito dahil sa matinding banta ng Russia. Katulad na lamang nangyayari sa Australia, kanilang tinitipon ang pinakamalakas na armas at pwersang pangdigmaan laban sa mga kaalyado ng Russia at China na maaaring magkaroon ng matinding bakbakan sa katubigan. Maging ang Amerika, ang Germany at ibang mga nasyon sa Europa ay hinahanda ang pinakamalaking mga pwersa upang pantayan o higitan ang pwersa ng Russia. At ang tanong ay, gaano ba karami ang nuclear weapons sa buong mundo? Binabanggit ng World Population Review, ang buong mundo ay mayroon ng mahigit 13,000 na mga nuclear warheads na nagawa ngayong 2024. At ang Russia ay may hawak ng pinakamaraming nuclear warheads na ito ay bumibilang sa 6,257 na nuclear weapons na pwede nilang gamitin laban sa kanluran. At ito ay sinusundan ng United States of America na mayroong 5,550 na mga nuclear warheads. Kung magkakaroon ng pagputok ng nuclear war ay malamang sa malamang, lamang ang Russia. Isama pa dito ang matinding pagbagsak ng ekonomiya ng United States of America. Talaga namang nasa threshold at nasa bingit ng matinding problema ngayon ang mundo kung magiging dominante ang Russia. Ay talaga namang magkakaroon ng part 2 ang Nazi power sa panahon ng World War II. Dahil marami sa mga analyst ang kinukumpara ang power ni Putin sa power ni Adolf Hitler. Kaya nga naman mga kaibigan, tayo ay laging maging handa. Hindi natin alam kung kailan puputok ang gera. Hindi natin alam kung ito ba ay matutuloy na binabanggit sa Mateo 24 na makakarinig tayo ng mga balibalita ng gera. O kaya naman mga gera na talaga namang mangyayari sa hinaharap. Kaibigan, ito na ang tamang panahon na tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos. Dahil nakahanda na ang pinakamatinding challenge sa buhay ng mundo at wala na tayong oras. Ngayon ang tamang panahon na tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, nais mo ba na ipasakop ngayon ang iyong buong puso sa ating Panginoong Diyos? Tayo manalangin. Ama naming banal, mga kapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo na bagaman nagkakaroon ng mga problema sa mundo, aming pong nakikita na ang natatanging solusyon sa lahat ng mga problemang ito ay walang iba kundi ang aming Panginoong Diyos. Salamat po Panginoon sa inyo pong mapagmahal na katangian at gracious Panginoon sa lahat ng mga bagay na kayo po pa rin ang may hawak ng susi ng lahat ng mga digmaan sa buong mundo. Tulungan kami Panginoon ay talaga ang aming buhay sa inyo ngayon na habang hinahawakan niyo Panginoon ang puwersa ni Satanas na talaga namang handa niya na itong pasabugin anumang oras ay nandyan pa rin kayo Panginoon nagmamalasakit sa inyong mga anak. Panginoon, tulungan kami na ihanda ang aming mga sarili sa nalalapit ng bakbakan ng puwersa ng kabutihan sa kasamaan. Panginoon, manaignawa ang kabutihan sa aming pagkatao na aming pong inaalay ang aming buong puso sa aming Panginoong Diyos lamang mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ka, O aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.